Facebook group natin at saka Google class natin dito sa chat. Ngayon, sa chat natin ngayon dito sa Meet link. Pakina lang. Salamat. Okay, alam mo na, Mister, kung sino ka. Andyan yung Facebook group, yung Google class. Pakinaman. Salamat. Yung class code. Salamat, Mr. Rualio. Yung class code, para pasend nga dito yung link o yung pinaka-link ng Google Class. Yan. Okay, pakitingin na lang. Dapat pala hindi ko muna ni-record. Okay, look. Ano ha? Generic message to para sa lahat. Okay? Pagka merong instruction yung institution sa inyo, please, para sa lahat. Pag may instruction yung institution sa inyo, please, sundin nyo yung instruction. Unless otherwise, merong sinabi yung teacher ninyo mismo na ito yung gagawin natin. Ganito. Okay? Pag meron, say for example, sa paghahanap ng Google Class, nasa tracker yon, di ba? May tracker na sinend yung SOTE. Diba? Nang sinend ng NTC, yung mga class niyo sa SOTE. May tracker yan eh. Walang kinalaman ang teacher ninyo dun sa tracker ninyo. Walang kinalaman yung teacher ninyo dun sa Google Class ninyo, sa mga subjects ninyo. Wala. Kaya magtatanong sa amin. Kasi 1,000 estudyante namin eh. Imagine na lahat kayo tatanungin nyo yung Google Class kung ano yung class code, kung ano yung sync meet, kung ano yung Facebook group. Kaya nga, ano yung nagpapakahirap kaming bumuo ng mga announcement para dyan. Kaya rin naman nagpakahirap yung NTC para dyan, di ba? So please, please, huwag magre-relay sa sariling pananaw. Hindi, wala naman tayong karapatang magalit kahit kanino. Wala naman talaga eh. Pandemic ngayon eh. Walang karapatang magalit ang teacher sa estudyante. Wala, pandemic ngayon. Wala rin karapatang magalit ang estudyante sa teacher. Why? Pandemic ngayon eh. So, unawaan tayo, tama? Pero, yung mga ganong cases, bakit may sinabi yung institution, sundin ninyo. O, eto yung tracker ninyo. Yun naman pala, binigay naman pala ng institution yung tracker. Bakit kailangan mag-rely kung kanino? Diba? Nasaan, anong week na tayo ngayon, mga Mr. at saka Miss? Ha? Anong week? Week 3. Very good. Week 3. So, tapos na ang ating prelim. Mga Mr. at Miss. See, 2 weeks ang pinadaan bago ka naka-join up. So, ang dami mo nang na-miss. Na mali yung inaatinan mo. Solely because you rely on your own intuition. Pagka binigay na yung tracker, di sundin nyo yung tracker, doon kayo umattend, regardless, kahit tracker ang importante, why? Yung teacher hindi, why? Magpapalit-palit ng teacher eh, merong cases, merong instance na papalitan yung teacher. Bakit ka magtatanong sa teacher? Yung tracker ang intindihin mo, pasukan mo. Again, hindi ako galit sa'yo, wala tayong karapatang magalit eh. Pero nakaka-frustrate, di dahil sa galit ako sa'yo, nakaka-frustrate dahil tingnan mo, nakakalungkot. Week 3 na kami, sayang na miss mo yung mga lecture. Merong video lecture, yes. Pero yung 2 weeks time na pinatagal dahil nga nag-rely ka sa sarili mong pananaw o sarili mong institution, intuition, yun yung nakaka-downhearted, yun yung nakaka-frustrate. Kahit kailan hindi kami nagagalit sa students eh. Nalulungkot kami dahil yung mga mere fact na nagtyaga yung institution na sendan kayo ng tracker, the mere fact na nagtyaga ako ng mga instruction dun sa Google Class, the mere fact na nagtyaga ako ng mga instruction dun sa Facebook group, at saka sa video lecture, meron pa rin lalabas at lalabas na ganito. Why? Kasi nagre-relay tayo sa sarili nating intuition, sa sarili nating pananaw. 2-3 years from now, tatawagin na rin kayong sir at ma'am sa kahit saang eskwelahan kayong magturo. So you better act like one.
mga Mr. at Miss, kahit kailan, tinawag ko ba kayong iho at iha? Ha? Minsan. May tinawag ba akong iho at iha dito? Anybody? Wala po. Ha? Ano address ko sa inyo? Ano address ko sa inyo? Ano, paano ko kayo tinatawag? Sir, ma'am, or? Mr. and Miss. Why? Ganun ko kayo nire-respeto eh. Ganun ko kayo nire-respeto. Ganun ko kayo tratuhin. Mr. at Miss, Sir at Ma'am. Kasi 2 years from now, professional na rin kayo eh. Tatawagin na rin kayong Sir at Ma'am at kikilalanin na rin kayong Sir at Ma'am sa kahit saan eskwela kayo magturo. So you better act like one. I will not treat you as a child. So you better act like one na adult na, na Sir na, na Ma'am na. Diba? Andyan yung mga tools sa paligid, andyan yung mga tools binigay ng NTC. Gamitin mo, huwag kang tanong-tanong, huwag kang magre-relay sa kung saan man. Okay? So, binigay yung Facebook group. Tama? So, pull up natin ngayon yung Facebook group ninyo. Ayan. May mga nag-submit na ng output. Very good. Checkan ko na rin. Ayan, oh, May 29 post. Nasa Facebook group ka na, Mr. o Miss. Panoorin mo ng buong to. Lahat-lahat. Tong 1, 2, 3, 4 links na to. Nandyan na lahat ng ang sagot sa tanong mo. Okay? Ano yung output? Ano yung module? Asan siya? Asan matatagpuan? Etc. 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 Nandyan na lang. Okay? Clear? Again, hindi ako galit. Wala naman tayong karapatang magalit. Nagda-downhearted lang ako. Dahil meron pa rin lumalabas ng mga ganitong cases. Kasi nga, dapat talaga, kung ano yung sinabi, kung nagbigay pala ng tracker, tracker sundin. Diba? Unless, otherwise, may changes mula sa teacher. O hindi na ito yung syncnic natin, ha? Ito na yung gagawin natin syncnic. Ganon. O hindi na ganito schedule natin, ha? Ganito babaguhin na natin. Ganon. Pero kung walang mga ganon, mag-relay ka doon sa tracker ng NTC. Okay? So, okay na. Well, alam ko naguguluhan kayo yung karamihan dito. Ano pinagdadadaldal na itong teacher na to? Ayan. Generic ko na lang. Generic na lang. Generalize na lang yung paliwanag. Okay? So para maliwanag tayo. Kaya tingnan mo, naka-attend ka pa dun sa PE lang, PE 2 o PE 4 na class, yung pang-minor. Eh ano naman kinalaman dun sa major subject na tinuturo na in-enroll mo, 'di ba? Dapat dito. Okay? Okay lang 'yun. Ano rin. Ito pa, pagka merong instance na nagme-message kayo sa akin, at medyo parang masungit yung dating ko. I do apologize. I'm sorry. Nangihingi ako ng tawad sa inyo na kung ganun ako biglang first of the moment reply ko yung report ko. Medyo ganun na. Nangihingi ako ng sorry in advance o mangihingi na ako ng sorry in advance dahil nga kumisan kasi, look, 1,000 students kayo eh. Lahat eh. Nahawak ng isang teacher eh. Tapos maya't maya, iisa lang ang messages nyo eh. Iisa lang. Si Mr. Ganito, ganito minessage. Tapos si Mr. Ganito, ganito minessage. Tapos si Miss Ganito. Iisa lang. So imagine that. From madaling araw to gabi, iisa lang message. Nakakulta yung nagbigay ka na ng instruction. Pero nagsasorry ako sa inyo. I do apologize kung meron akong na ganun na parang nasungitan or baka in advance meron akong masusungitan. I do apologize na in advance. Okay? Ano lang naman eh. Bakit sabihin na tao tayo? Tao lang tayo. Mali yun. Pag teacher ka, dapat napakahaba ng PC. Dapat napakahaba ng pasensya mo. Yun ang isa sa mga golden rule ng mga teacher. Marami yan eh, pero yun ang nandun siya, way up there. Na dapat napakamahaba ang PC mo talaga. Pero tama rin na talagang mababaliw ka eh. Okay, so nag-a-apologize na rin ako in advance kung sakali meron ako nasungitan, masusungitan pa, at nag-a-apologize ako ngayon kung meron ako nasungitan na sa messenger. Okay, clear? Okay tayo, mga Mr. at saka Miss? Ha? Yes po, sir. Okay, sige. So,
balik na tayo ngayon dun sa module natin. Okay? Ay, sa module, sa slides natin. So, tapos na tayo ng basketball. Correct? So, volleyball na tayo. Tama? So, again, screenshot this kasi nga meron tayong quiz is hindi man ako nagpapa-written exams. Wala tayo nun. Puro tayo kung anong output lang hinihingi ng module. Yun lang tayo. Pero ako yung nagpapa-quiz is, at yung quiz is na yun, kung magta-top 3 kayo sa scores, hindi na kayo gagawa ng project or ng week 5 and 6. So, please screenshot all the lecture na lang. Okay, balik-balikan nyo na lang yung video dun sa Facebook group natin. Okay, so volleyball. So, merong definition yung Wikipedia rito. Source ito, Wikipedia. Volleyball is a team sport in which two teams of 6 players are separated by a net. Each team tries to score points by grounding a ball. Grounding, ibig sabihin, kailangan mag-bounce off yung ball dun sa kabilang court, dun sa opponent's court. On the other team's court, under organized rules ng volleyball. So, 6 players each. So, 12 players lahat. Pero meron na tayong tinatawag na beach volley rin eh. So, 2 versus 2 naman yun. Okay? So, but nonetheless, ito talaga yung definition ng volleyball. Okay? So, next. History. Okay, yung volleyball, na-invento yan sa Holyoke, Massachusetts. Tawagin nga, Holyoke. Holyoke, Massachusetts. Okay? So, saan ba yung Massachusetts? Anong bansa? Matatagpuan. Ang Massachusetts. Hello? America. Sa America, sa United States of America. So, doon matatagpuan ang Massachusetts. So, kung mapapansin ninyo yung basketball sa Massachusetts din, di ba, sa Springfield noong 1891, di ba? So, ganun din dito. Yung volleyball, doon din sa Massachusetts. Kaya lang sa Holyoke naman na lugar sa Massachusetts, matatagpuan yung origin ng volleyball. Pero hindi yan volleyball. Yung unang-unang name ng volleyball, hindi volleyball. Mintonet, yan ang first name niyan. Mintonet. Okay, pwede kayo mag-jot down ng notes. Kasi ganyan, again, ganyan ako mag-slides. Hindi ko dinidefine lahat, hindi lahat. So, mag-jot down kayo ng mga important facts nyo sa dinidiscuss. Okay? So, noong 1895, na-invento yung Mintonet dun sa Holyoke, Massachusetts. Nino, ng isang PE teacher din, si Dr. William Morgan. Okay? Si Dr. William Morgan, yan ang naka-invento ng Mintonet. Ang object ng Mintonet game ay i-strike yung bola papunta sa kalabang court na hindi may strike back ng opponent, malalaglag sa floor, dun siya pupuntos. Okay? So, habang pinapalaro ni William Morgan yung mga students niya ng bagong laro na yun ng Mintonet, merong nag-o-observe. Nag-o-observe si Alfred Halstead. Alfred Halstead, ayan. Alfred Halstead. Okay? So, si Alfred Halstead, nakita niya that the students keep on volleying back and forth the ball. So, volley, ano ba yung volleying? Striking to return. Volley lang ng volley. Papunta lang sa, punta rito sa kalaban, punta sa kalaban, punta sa kalaban. Ganun lang ng ganun. So, sinuggest niya na baguhin yung pangalan ng Mintonet. Gawing volleyball. So, para hindi kayo ma-confuse, si Dr. William Morgan ang nag-imbento ng game. Si Alfred Halstead naman yung nag-coin ng term na volleyball, na pangalan na volleyball. Okay, inventor ng volleyball si Morgan, nagpangalan ng volleyball si Halstead. Okay, noong 1895 yan. And then, noong 1910, dumating yung mga American educators dito sa Pilipinas. Noong 1910, ang purpose ng visit ng mga American educators na yon ay para i-educate yung mga Pilipino sa kung saan saan mga field, including education. Okay, including sports. Sakay ng barko na yon ay si Elwood Brown. Okay, Elwood Brown. So, si Elwood Brown, meron siyang dalang volleyball net at saka volleyball. Why? Para i-introduce yung game ng mga Amerikano na volleyball sa mga Pilipino. So, ang ginawa ni Elwood Brown, nung nasa garrison na siya, nasa kampo na siya ng mga sundalong Amerikano, pinalaro niya yung ng game ng volleyball yung mga Amerikanong nandoon, yung mga sundalo na yun, habang nanonood sa paligid yung mga Pilipino. So, habang pinapalaro niya, ina-explain niya yung mechanics ng game doon sa mga nasa gilid, kung paano nilalaro habang naglalaro yung mga Amerikano. Then, pinatry niya ngayon maglaro yung mga Pilipino.
Okay, pinatry niya. So, yung mga Pilipino, naglaro ayon sa pagkakaintindi nila para pumuntos. So, nung naglaro yung mga Pilipino, merong ginawa yung mga Pilipino na kinamangha, kinabigla, kinagulat ng mga Amerikanong nakapaligid doon, na kinagulat ni Elwood Brown. Dahil sa ginawa ng mga Pilipino na yon sa paglalaro ng volleyball, na-revolutionize yung game ng volleyball. Na-revolutionize, ibig sabihin, nagkaroon ng drastic change. Baga, talagang grabing pagbabago yung game ng volleyball. Ano kaya yon? Ano yung ginawa ng mga Pilipino na yon na nakapagulat sa mga Amerikanong nandun nung pinalaro na sila ng volleyball? Anybody? Anybody? Ano? Anong setting? Go? Baka nag-set yung Pinoy. Go! 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 Spike! Spike! Tayong mga Pilipino ang naka-invento ng spike, ng set and spike. Okay? Nung araw wala eh. Di ba nga napansin nga ni Alfred Halstead, they keep on balling back and forth the ball lang. Okay, digpas lang sila ng digpas. Totos lang sila nagtotos pabalik-balik. Okay? So, ang ginawa ng mga Pilipino, sinet at saka pinalo ayon dun sa batas na 3 touches. So, pagkaset ng Pinoy, ginawa ng mga Pinoy, hinampas yung bola. Oo nga naman. Ay, alam nyo naman ng mga Pilipino, likas na magugulang yan eh. Di ba? So, bakit mo nga naman ididigpas? Pwede pang masalag yun. Di ba? Eh, ang spike yan, ang mahirap na tirahin pabalik yung spike. So, nagulat yung mga Amerikanong nandun. Nagulat si Elwood Brown. At wala pang term na set and spike noon. Wala pa. Wala pang ganong tactical concept yung game ng volleyball noon. Wala. So, wala silang maipangalan kung ano yung ginagawa ng mga Pilipino na yon. Kaya pinangalanan nilang Filipino Bomb o bomba ng mga Pinoy. Dahil yung panahon na yon digmaan eh. Ang bomba o ang bomb, hindi kayang pigilan. So, yun ang inambag ng mga Pilipino sa game ng volleyball. Tayo ang naka-invento ng set and spike, yung mga Pilipino na yun. Na ang tawag noon ay Filipino bomb. Okay? So, hanggang sa ginawa ni Elwood Brown, dinala niya sa Amerika yung tactical concept na yun, yung attacking concept na yun, then hinako nilang kanila, pinangalanan nilang set and spike. Okay? Pero ang unang pangalan nun, Filipino bomb o bomba ng mga Pinoy. Kaya nga yung volleyball team natin dito, pangalan Bombarinas, di ba? Yung basketball team, Gilas. Tapos ginawa ni nung sponsor, pinangalanan naman Bombarinas dahil doon. Okay? So tayong mga Pilipino ang naka-invento ng set and spike. Okay? So, yan yung brief history. Dudugtungan pa natin yan. Then, yan. Ah, nasa baba pala. Sorry, hindi ko napansin. So, merong governing, hanggang sa umunlad yung game ng volleyball, napunta siya sa Olympics, na-include siya as an Olympic sport. So, kung nasa Olympic sport siya, na-include siya dun sa competition, natural, may governing body yung volleyball sa buong mundo. Ang tawag doon ay FIVB. Or, Federation Internacional de Volleyball. Ayan, yung nasa baba. Okay, nasa baba noong 1910. Federation Internacional de Volleyball. Meron na kayong trivia dyan, di ba, kung bakit puro Spanish acronym yung sports governing body sa buong mundo? Kasi nga, in tribute yan, in honor dun sa father of modern Olympics na Spanish, si Dr. Pierre de Coubertin. Okay? So, Federation Internacional de Volleyball. Yan ang in charge sa mga rule changes, sa mga competition, sanctioned competitions. Yan, yung Federation Internacional de Volleyball. O kung tawagin ay FIVB. Okay? Next. Court dimension. Yung court muna. Okay? Andyan na. Screenshot nyo na yan and then do-drawing ko na lang dito. Sige, screenshot nyo na lang yan kasi hindi ko matuturo dyan eh. Okay. Pwede naman sa cursor. Kaya lang, kita nyo ba pagka ginagalaw ko yung cursor? Hindi. Ay, sorry. Hindi, ano? Yung pointer. Tama ba ako? Hindi kita yung pointer.
Mga Mr. at saka Miss. Diyan sa screen. Kita yung pointer. Kita yung pointer sa slides. Tama? O sige, sa, dyan na lang tayo. Okay? Dyan na lang tayo. Okay. Ang volleyball court, ito yung court dimension. Ang volleyball court, 18 meters by 9 meters yan. Okay? So, 18 meters, ito. Yan yung length ng volleyball court. Kung tawagin yan, sideline. Yan, yung tinuturo ng pointer na yan. Nakikita nyo? Ayan yung end. Ayan yung end. Okay? Yung length ng court na yan, 18 meters yan. Okay? Yung, eto namang width ng, tawag dyan sideline. Okay? Ito namang width ng court, ito. Ito, yung lapad ng court, pati yung kabila. Yan, yung lapad ng court, yung width ng court. Ang tawag dyan, end line. End line. Sa basketball, baseline eh, di ba? Sa volleyball, end line ang tawag dyan. Okay? 9 meters naman ang haba niyan from this point to this point. Ganon din dito sa kabila, from that point to that point. Okay? So, 18 meters by 9 meters ang isang volleyball court. Nahati yan into two court. Dalawang court yan eh. Court ng team A, saka court ng team B. So, yung line yan sa gitna, yan ang nagahati sa court para maging dalawang court yan. Ang tawag naman dyan ay center line. Okay? Center line. So, kung 9 meters ang end line, 9 meters ang end line, ganun din ang center line, 9 meters din yan. Okay? Next, yung sumunod na line after ng center line, bago dumating ng end line, ito. Yan, yung nasa ibabaw yung pointer na yan. Yan, tsaka ito. Yan. Okay? Ang tawag dyan, attack line. Attack line. Okay, mamaya papaliwanag ko yung attack line. Ano ba yung attack line? Okay? So, attack line. So, isa-isahin natin. End line, attack line, center line, attack line, end line, sideline. Okay? Yan ang volleyball court. Service area natin, end line, at kabilang end line. From end to end. Yan ang service area. Meaning, kahit saan ka dyan, pwede. Okay? Next, volleyball net. Yun yung harang sa gitna ng court, yung volleyball net. Okay, magkaiba ang sukat ng net ng lalaki sa net ng babae. Mas mataas yung net ng lalaki. Okay? Kesa dun sa net ng babae. Yung net ng lalaki, 2.43 meters. Magmula sa floor hanggang sa white tip ng net. Ayan, yung nasa ibabaw na yan, white yan eh. Color white yan eh. Color white dapat. So hanggang dyan. Okay? Yan. Ang white tip ng net. Okay? So, 2.43 meters yan. Merong nag-notify. O nag-join lang yan. O tama naman. Talaga tayo. Okay? So, yan. Next. Mali lang yung antena eh. Malito. Malitong antena na to. Ito yung antena. Mali lang ng point nung antena. Mamaya papaliwanag ko yung antena kung nasaan. Okay? So, yung height naman ng net ng babae is 2.24 meters naman. Magmula sa sahig hanggang sa white tip ng net. Sa taas ng net. So, ganun yung difference nila. Okay? Next, ito post ito, tsaka ito. Merong antena ang isang volleyball net. Ang antena, ito, oh. Yan, wait. Wait lang, ah. Yan. Ito ang antena. Yan. Nakikita nyo yung sa pointer, yung sa cursor. Yan ang antena. Ito ang antena. Yan. So, ang antena ay 9 meters din. Dapat ang pagitan nila sa isa't isa. Why? Kasukat dapat nung width ng court. Kasukat dapat nung center line. Why? Kasi extension yan ng sideline. Eh. Mamaya papaliwanag ko. Kasi merong outside-inside din dyan mamaya pagka naglalaro na ng volleyball. Papaliwanag natin yun mamaya. Okay? So, extension yan ng sideline going up. So meaning, ang volleyball court, ang court niya, hindi lang yan naka-diagram sa floor. Meron din yang parang imaginary line pataas. At kailangan ma-determine
Sagutin ko lang ah. Coach. Coach. Coach, nagkaklase ako. Nagkaklase ako. Oo, ongoing klase ko. Ongoing klase ko, coach. Oo, sige, sige, sige. Okay, okay. Yan. Okay. So, balik na tayo doon. Asan na yun? Yan. So, extension ng sideline yan going up. Ayan ng antenna. Okay? Yan. So, ayan yung court dimension. Next. Equipment. Volleyball. Ayan na ngayon yung volleyball. Dati yung parang soccer ball yan eh. Yung parang 12 panel yata yun. 16 panel yun eh. Hanggang sa napalitan yun, nagkaroon ng parang leap. Di ba? Naging 12 panel yan. Hanggang sa binago yan. Yung pagbabago na yan, ng mga changes na yan, hindi yan para pampaganda rin ng bola. Merong purpose yung mga engineer ng Molte, ng Mikasa, bakit nila binabago yung volleyball. Yung aerodynamic na design ng parang leap niya, okay? May purpose yan eh, para yan sa drag. Ibig sabihin, yung dating bola, pagka pinalo mo yun, mabilis na mabilis. Actually, yung mga bola naman talaga yun, kahit sinong pumalo, mabilis na mabilis eh. Pero yan, nakakatulong yan para sa drag. Na pagkapalo mo, medyo parang hindi na masyadong mabilis, parang masalag naman ng mga kalaban. Pero again, kung sino man mandirigma yung mga pumapalo, yung mga lalakas pumalo, ganun din naman eh. Mabibilis at bibilis pa rin yung impact ng bola. Okay? So yan yung volleyball. So court and volleyball na yan. Okay? Next, volleyball game na tayo. Okay? So ang isang volleyball game, ini-start yan sa pamamagitan ng coin flip or coin toss. Toss of coin. Okay? So sa toss coin, tatawagin yung dalawang captain ball. And then, papipiliin head or tail or tao o ibon or kara o cruz. Okay? So, alimbawa, pinapili si Team A tsaka si Team B. Sabi ni Team A, kara siya or tao siya, head siya. Sabi naman nung Team B, oh, sige, ako na yung tail. Okay? So, nag-coin flip. Tapos, nanalo. Nanalo si Team A, halimbawa, kara o tao yung lumabas o head ang lumabas. Tatanungin ulit ngayon si Team A, yung captain ball ng Team A ng pangalawang tanong. Ano tanong? Anong gusto mo? Service ka o court ka? Ibig sabihin court ka, pili ka ng court. Dito kayo o dito kayo? Pag pinili mo service, automatic yung Team B, sila ang pipili kung saan nila gustong mag-start na court. Kung ang pinili mo court, automatic yung Team B ngayon ang magunang magsa-service. Okay? So, ganun to start a game. Okay? So, game na. Kailangan, maglilista ka ngayon dun sa R5. Bibigyan ka, yung dalawang team, bibigyan ng tig isang pirasong papel. R5. Ang tawag doon R5. So yung R5 na yon, pinaliit na court mo. Tingnan niyo ako sa camera. So, yan ang pinaliit na court mo. Merong tatlong box dito, may tatlong box dito sa iba circle yan. Tatlong circle diyan, tatlong circle diyan. So kung pinaliit na court mo yan, ito nagre-represent ng net ng center line. Ito nagre-represent ng attack line. Ito nagre-represent ng end line ng court mo. Ito yung sideline mo, sideline mo. So, yung isang team, binigyan din ng R5, ganun din. Magkaharap kayo, kumbaga. Okay? Why? Yung mga boxes na yan, i-indicate mo dyan, ilalagay mo dyan ngayon yung jersey number ng players na kailangan nakapwesto dyan sa R5 na yan. Why? Kasi pag hindi yan ang pinwesto mo, violation ka, i-scoran ka kagad. Wala mo nang magre-react doon sa mga naglalaro ng volleyball. Wala mo na, mamaya papaliwanag natin pagka-game na. Pagka nag-game na tayo. Okay? So, ibig sabihin, representation yung box na yan sa mga players na ipapasok mo sa loob ng court at dapat yan lang ang rotation nila at dapat yan lang ang pagkakasunod-sunod nila at dapat kung nandito sila, dyan lang sila dapat nakapwesto at kung nandito sila, dito lang sila nakapwesto unless magro-rotate na. Okay? So, para sa service order,
para sa attacking, para sa backline, para sa attack line. Attack line players or front line players, backline players. Okay? Kasi merong mga ruling, mamaya yon i-expand pa natin na kung saan ka lang pwedeng pumalo ng set mo. Kung saan mo lang pwedeng paluin. Saan ka lang pwedeng tumalon. Okay? So, bibigay yan. Hanggang sa ibinigay na, binalik na ulit. So, ibibigay yan sa scorer's table. So, ililista na niya ngayon yung pagkakasunod-sunod. Okay? Then, ibibigay yan sa first referee. Yung first referee, yun yung nakatayo sa taas na may referee stand. At saka second referee, yun naman yung katapat niya doon sa kabilang end sideline na kakabisaduhin nila ngayon yung R5 parehas. Kinakabisado lang nila yan kung sino yung sunod-sunod. Ayon sa jersey number. Okay? So, ayan na. So, okay na. May R5 na. Okay? Maglalaro na. Ang isang FIVB game ay 5 sets. 5 sets. Okay? Ang isang FIVB game. Yung 5 sets na yon, up to 25 ang first set, second set, third set, at fourth set. Up to 25. Ayan. Up to 25 ang first set, second set, third set, at fourth set. 1 to 15 lang ang fifth set kung magkakaroon ng fifth set. Bakit pa nagkakaroon ng fifth set? Kasi nga yung 5 sets na yan, kaya sinabing 5 sets, best of 5 sets. Ang ibig sabihin ng best of 5 sets, race to 3 sets. Unahang makatatlong set na panalo. Once na nakatatlong set na panalo, automatic, sila na yung winner ng game na yon. So, ibig sabihin, nanalo si Team A ng first set. Nanalo si Team A ng second set. Nanalo ulit si Team A ng third set. So, 3-0 na yon. Unahang maka-3 lang eh. Hindi na tatapusin yung 5 sets. Basta meron ng team na naka-reach na ng 3 sets na panalo, automatic winner na, kaya 5 sets ang isang game. Best of 5 sets or kung tawagin race to 3 wins na set. Okay? So, first set up to 25, second set up to 25, third set up to 25, fourth set up to 25. At kung magkakaroon ng deciding match, nag-2-all, nagparehas dalawang panalo, may fifth set up to 15 na lang. Okay? So, sa 5 sets na yan, tigda dalawang timeout kada team per set. So, tigda dalawang timeout kada teams per set. So, ibig sabihin, yung Team A, merong dalawang timeout sa first set, may dalawang timeout sa second set, may dalawang timeout sa third set, may dalawang timeout sa fourth set, may dalawang timeout sa fifth set. Okay? Ganon din ang Team B. So, all in all, 10 yung timeout nila. Ganon din sa Team B, meron dalawa sa first, dalawa sa second, dalawa sa third, dalawa sa fourth, dalawa sa fifth. 10 rin. So, total of 20 timeouts yung both coaches. Pero sa volleyball, 28 ang total timeouts talaga lahat. Kasi merong mandatory timeout sa volleyball. Ang tawag naman doon ay technical timeout. Okay? Yes, Mr. Rabago, may tanong ba? Ay, sasabihin ko lang din po sana sa technical timeout. Alin? Ay, sa technical timeout. Okay, sige. So, meron tayong mandatory timeout. Ano yung mandatory timeout na yun? Yun yung technical timeout. Kaya kung nanunood kayo ng UAAP, nanunood kayo ng B-League, nanunod kayo ng kung anong volleyball game, Olympics, kung mapapansin nyo, kahit hindi tumatimeout yung dalawang coach, biglang magpipito yung referee, timeout daw siya. Tama? Kasi meron siyang tinatawag na technical timeout. 8 yun. 2 sa first set, 2 sa second set, 2 sa third set, at 2 sa fourth set. Walang technical timeout sa fifth set. Kailan tinatawag ang mandatory technical timeout sa first set? Basta meron ng team na naka-reach na kagad ng 8 points. Unang naka-reach ng 8 points. Kahit na anong score pa yan, kahit na 8-0 pa yan, o 8-1 pa yan, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, basta meron ng biglang naka-8, pipito yung first referee para sa kanyang unang pahinga, first technical timeout ng set niyo. Okay? And then, resume play. Okay? Laro na ulit. And then, pag meron namang team na naka-reach naman ng 16 points sa score, kahit na sinong team, basta may naunang naka-16 points, okay? Kahit na anong pag-score niyan, 16-0 man yan, 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, basta may naka-16,
automatic pipito yung referee para sa kanyang pangalawang pahinga. Second, technical timeout ng set na yon. So, ibig sabihin, dalawa ang technical timeout sa kada set. Isang 8 at isang 16 point. 8 point at 16 point. So, sa first set, dalawa. Sa second set, dalawa rin yung technical timeout. 8 and 16 point. Sa third set, dalawa rin technical timeout. 8 and 16 point. Sa fourth set, dalawa rin technical timeout. 8 and 16 point. So, 2, 4, 6, 8. 8 total technical timeouts. Plus yung 20 nung both teams, 10-10. So, 28 total timeouts lahat-lahat. Bakit sa fifth set walang technical timeout? Why? Bakit kaya? Yes, go ahead. Mr. Rabago. So, kasi po, pag sino po yung unang makaka-8, mag-change lang po sila ng court. Oo, mag-change ng court. Very good. Pero bakit walang technical timeout? Kasi, sa fifth set, bakit walang technical timeout? Kasi, pinalitan yun eh, change of court na. So, ibig sabihin, yung court ni Team A, pag once na may naka-reach ng 8 points, regardless kahit na ano pa yung margin o yung lamang, palit ng court yan, change court yan. Pero bakit kaya walang technical timeout? Sige, go ahead. Very good, Mr. Bato, Clarito. 1 to 15 lang kasi. Kaya change of court lang pagdating dun sa set 5. Okay? So, walang technical timeout pagdating sa fifth set. Okay? So, next. So, naglalaro na. Pagka naglalaro kayo ng team sports, natural, meron tayong tinatawag na substitution. Yung substitution, merong system of substitution sa basketball. Merong system of substitution sa volleyball. Sa basketball, open sub. Kahit sino pwedeng palitan ng kahit sino. Sa volleyball, hindi. Sa volleyball, body-body ang system sa substitution. Meaning, kung sino lang ang pinalitan mo ng first set, siya na lang ang magiging kapalitan mo hanggang matapos ang set na yon. Okay? Kung ayaw mong silang kapalitan, pagdating ng second set, pwede mo namang baguhin. Pero once na hindi pa natatapos yung first set na yon, sila lang ang magiging magkapalitan nung set na yon. So halimbawa naglalaro na. Okay, naglalaro na. Yan. So, eto si player number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan yung nilagay nila sa R5. Kalaban nila sa player 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan ang kalaban nila sa R5. Okay? So, naglalaro na. Laro ng laro. Tapos, nagkakalat si player number 3. Pag palo niya, tumama yung ulo niya sa net, nadapa pa. Okay? So, nagkakalit. Napikun si coach. Palitan niya si player number 3. Ang gusto niyang ipalit si player number 7. So, ang gagawin ni player number 7, magpapaalam, okay? Bibigyan siya ng parang card na nandun yung indicative yung number ng papalitan niya si player number 3. Okay? So, magiging ngayon, si player number 7, dito na ngayon kay player number 3. 7 na yan. Kaya sa R5, 1, 2, 3, 4, yan, si 3/7, yan ang kapalitan niya. Okay? So, resume play na, resume play. Naglalaro na ulit. Sa sinamang palad. Okay? Nagkakalat naman si player number 1. Talagang nabwisit si coach. Nagkakalat. Nadapa eh. Nakapatid pa ng kakampi. So, gusto niyang palitan. Pero ang gusto niyang ipalit, si player number 3 dahil ang bobo na raw ni player number 8. May lagnat si player number 9. Si player number 10, pilay. Si player number 11, tanga. So ayaw niyang ipalit yung mga yon. Gusto niya si player number 3 dahil pwedeng pabawiin. Pwede bang ipalit si player number 3 kay player number 1? No. Bawal sa volleyball yon. Ang kabady ni player number 3 ay si 7. Siya lang ang magiging kapalitan niya hanggang matapos ang first set na yon. Pwede lang magpalit-palit ng kabady pagkatapos ng each set. Okay, so si player number 1, pipili ka ngayon ng kahit sino ritong isa na pwede niyang kabady, na gusto mong kabady. Okay, so yun yung body-body system ng substitution ng volleyball. Okay? Next, balik tayo dun sa R5, rotation. Okay? Bakit nagsasubmit sa R5 nun? Kasi sa R5, indicative yun kung sino yung frontline players, attack line players, at saka backline players. Why? Kasi yung mga attack line players lang, yan, si players number 1, 2, 3,
There's 1, 2, 3. Sila lang ang may karapatang tumalon at pumalo dito sa attack zone. Sila lang. Si player number 4, 5, and 6, 4, 5, and 6, wala silang karapatang pumunta rito tumakbo para tumalon at pumalo. Backliner siya eh. Bawal yun. Pero, itong si players number 4, 5, and 6, pwede naman pumalo to eh. Pwede umatake to. As long as yung point of origin ng jump nila is behind the attack line. So, tatalon sila sa likod ng attack line, pumalo sila kahit dumanding pa sila dito, good ball. Okay yun. Why? Kasi ang point of origin ng jump nila is behind the attack line. Pero, merong instance during that set. Set ha? During that set. May itong si players number 4, 5, and 6 at si players number 4, 5, and 6, pwede silang pumunta rito at tumalon at pumalo. Magkakaroon sila ng karapatan po tumalon at pumalo rito. Si players number 1, 2, 3, sila ang mawawalan ng karapatan. Kailan yun? Kailan pwede yun? Kailan possible yun? Kailan inaalaw yun? Anybody? Panalo mo mukha mo. Mr. Dakis. Okay, kailan pwede? Kailan? Yes, go ahead, Mr. Denaga. Kailan pwedeng pumalo? Sir, after ng service. After ng service, tapos? Tapos pwede silang mag-switching, sir. Oh, pwedeng mag-switch. Pag nasa ano na sila, sir? Pwedeng mag-switch. Pag nasa attack line na sila. Pag nag-switch sila. Kailan sila mapupunta sa attack after line? After service, sir, pwede sila mag-switch po ng ano. Pero hindi na, pag nag-switch na po sila, sir, hindi na pwedeng tumalon yung mga nasa back line. Yung mga nasa front line lang po yung pwedeng tumalon. Oh, tama. Pero itong si players number 4, 5, and 6, during the game, during that set, magkakaroon sila ng karapatang pumalo rito at umatake at tumalon. Si 1, 2, 3 ang mawawalan ng karapatan. Sir, pag nag-rotation na, sir. Paano yung rotation? Ayun pala, merong sagot si Mr. Lavaria. Sige, expand. Hindi ko nakita eh. Expand. Sir, pag ano po, after po nung, halimbawa po ako po, nag-service po ako, tapos napunta po sa kabila yung bola, then naging possession na po nila nun, magipapalitan na po ng players, yung anim na po yun. Parang diamond po na palitan, ganun po. Magpapalitan, tapos? Apo, yung, parang yung position ko po na dati na ano po, na nagsiservice ako, tapos iba na po yung papalit sa akin. A-adjust na po ako sa unahan. Tapos yung po, katabi ko po na nasa unahan po, siya naman po mapupunta sa likuran. Pagka? Pagka tapos na po yung, pag after na po nung ano namin, service. Ng possession. Hindi, alimbawa, eto, okay. Nag-service si player number 6. Ito yung sinasabi mo, Mr. Ano, di ba? Sino nga ba ito kausap ko? Si Earl. Si player number 6 nag-service. Okay. Then, naibalik nito. Tapos, hindi naibalik nitong mga to. Tama? Apo. So, sa kanila na yung bola. Tama? Apo. Sino magsiserve? Yung katabi. Tingin ka rito. Sino magsiserve? Yung katapat ko po. Sino? Ito, din. Nandito ka na sa kabilang court. Sila na magsiserve eh. Sino magsiserve dito? Yung sa yung number 4 po. Number 4? Ito yung number 4 eh. Sir, 5-2. Yung katapat ko na, sir. 1-0-1. Number 1, very good. So, si number 1 ngayon ang magsiserve. Rotate. Sino ngayon ang binigyan natin ng karapatang tumalon at pumalo sa attack zone? Si player number? 4. Number 4. Kasi sa rotation, once na nag-service na si 1, automatic dito na siya. Wala na siyang karapatang pumunta rito, tumalon at pumalo. Okay? Si player number 4 ngayon, meron na siyang karapatang tumalon at pumalo rito. Okay? So, siya yung binigyan ng karapatan. So, ibig sabihin itong si player number 5, since nawala pa siya sa rotation, hindi siya pwedeng tumakbo rito para tumalon at pumalo. Pero meron sa kayong sinabi kaninang switching. Yung switching allowed dyan, kahit sino, mag-service to. Okay? Pwedeng mag-switch-switch yan. Walang problema doon. Mag-ikot-ikot kayo. Walang problema doon. Basta susundin mo yung batas na kung ikaw ay nandun pa sa harapan na rotation, ikaw lang ang may karapatang tumalon at pumalo dyan sa attack zone.
At itong mga nasa, kung nasa likuran ka pa talaga sa totoong rotation, kahit nag-switch ka pa, wala kang karapatang tumalon, umatake, pumalo dito sa attack zone. Nagigets nyo? Pwede ang switch. Allowed yan. Halimbawa, ito si player number 6, tosser to eh. So, kailangan mag-switch. Diba? Pagka-service niya, punta na siya rito. Gusto niya siya magtotoss eh. Okay? Pero kahit na nandito siya, tosser siya, na, makikita rin sa R5 na nirotate na siya eh. Nandito siya sa service area. So, backliner na siya. So, ang tamang position niya ay dito. Nag-switch lang. Ganong kagagaling yung mga referee dapat. Ganong kagagaling yung second referee dapat, yung umpire. Alam nila na, ah hindi, si player number 6 nandito pa. Kahit na nandito na siya, nagtotos. Once na tumalon to, si player number 6, tumalon at pumalo, backliner siya. Why? Ito yung original position niya. Nasa backline siya, kahit nag-switch lang. Nasusundan nyo? Do you follow? Make sense? Mga mister at saka miss? Yes, sir. Okay, so ganun. Yun ang ibig sabihin ng switching. So sa makatuloy, during the course of that game, during the course of that set pala, sorry, that set, hindi that game, that set, yung first set, halimbawa, itong si players number 4, 5, and 6, maaaring during the course of that set, sila ngayon na magkakaroon ng karapatang tumalon, pumalo at umatake dito sa attack zone. At itong si players number 1, 2, 3, malilipat dito dahil sa service rotation, sila ngayon ang mawawala ng karapatang tumalon, pumalo at umatake. Tama? Okay? Pero, itong si players number 4, 5, and 6, pwede namang pumunta rito yan kahit walang rotation eh. Pwede nga yan pumunta rito kahit walang switching eh. Pwede nga yan pumunta rito at pumalo. Pwede siyang pumalo. Hindi siya tatawagan ng violation. As long as huwag niyang tatalunin yung palo niya. So patapspin yung palo niya, huwag niyang tatalunin, huwag mas mataas ang kamay niya doon sa ibabaw ng net. So pwede rin namang umatake ito. Huwag lang niyang tatalunin, huwag lang mas mataas yung kamay niya sa net. Okay? Maaalaw lang siyang tumalon at pumalo, tumatake na mas mataas sa net, basta nag-rotate na at nandito na siya doon sa R5. Yung R5 na sinasabi ko, babaguhin pa ba ng referee at saka ng second referee? Susulatan pa ba na, ay hindi, nag-rotate na, nag-rotate. Hindi na. Ganon sila kagagaling. Kabisado na nila, nag-rotate na. Nag-rotate. Oy, nandadaya ka, pipito. Backliner to. Eh, ang volleyball pa naman ngayon, ano, hindi yan side out, side out. Kung dati kasi, pwede side out eh. Ibig sabihin, yung nagsaservice na team, sila lang ang may karapatang bigyan ng score. So, once na nagservice ka, tapos umatake yung kalaban, tapos hindi mo nabalik, dati, hindi yun score. Hindi. Side out lang. Sila naman ngayon ang may karapatang umiscore at ang i-score lang yung nagsaservice na team. Pero ngayon, hindi na. Every error score. Every mistake score, every wrong positioning score, touch the net score, crossing the line score. Okay? So ganun na ngayon. Sir, pwede din po sila umatake kahit nasa likod. Oh, pinaliwanag ko yung kanina, Mr. Kadayong. Basta yung point of origin, yan yung unang-una kong pinaliwanag na atake. Kung backliner ka, basta ang point of origin ng jump mo is behind the attack line. Doon ka nagsimulang tumalon. Okay? Bagong dating ka siguro. Doon ka nagsimulang tumalon. Kahit nag-landing ka pa papunta sa front zone, sa attack zone, hindi ka tatawagan ng violation ng backline. Why? Ang point of origin ng jump mo is behind the line. Kung tawagin yan, sa east. O attack 6, nasa likuran. Okay? Questions? Anything else? Itutuloy natin to ha, bukas. Wala muna doon sa hindi ko pa pinapaliwanag. Doon lang sa napaliwanag ko na. Anybody? Questions? May gustong i-clarify kayo doon? Dudugtungan na lang natin bukas. Questions? Calling once, twice, thrice. Nandaw. Paki-remind nga ako bukas na nahinto tayo doon sa rotation. Okay, nahinto tayo dun sa backliner tsaka sa attack zone players. Okay? Para alam ko kung paano ko dudugtungan bukas. Okay? So kung wala na, sige. Teka, wait. I-stop ko lang yung recording. Okay, let us pray.
Lord God, maraming maraming salamat po sa lesson na ipinagkaloob niyo po sa amin ngayon. Pairan po ulit ng talino na kasatunawa po sa lahat po ng mga subjects po namin. We pray in Jesus Christ's name. Amen. Okay, salamat. Thank you. Salamat thank po. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you, sir.